nakabati ko si ano, si Roy ano, Bernardino, at saka yung sumagot sa akin sa Baler Aurora. Oh, Jen de la Cruz, Sir Francis Leo, nasa likod mo ang Malacanang. Wow! Nagbudya ko ko. Yung bigas mo, nasa likod ko na. Namimigay ko na to, Ma'am Jen. Nasa elevator yung bigas mo. Maraming salamat po, Ma'am Jen de la Cruz. Ganun na rin po sa Pangulo ng Pilipinas. Mabuhay po kayo. Anday. Abangan niyo po, Barangay 413 Sampaloc, Manila. Lunes po, magpapadala po ako dyan ng 2,500 na buhay na manok. Piraso po yun, mga manok po yung malalaki. Para po sa poorest among the poor. Hello? Hello? Narinig mo ako, konsehal? Opo, opo. Yan o, ang konsehal ng Taytay Rizal na si Pia Cabral. Matagal ko na akong kaibigan yan. Naalala mo ba 4 years ago? Alin po? 4 na taon na nakakalipas. Naalala mo yung bulaklak sa May Robinson? Pastis, ilan mo na yan? Nakalive ka, sira. Pastis. Ikaw naman binibiro ka lang, nakalive ka. Uy! Eh, alam mo, parang, di ba kagabi, nandito kayo nila daddy mo, nag-usap tayo na sagot mo yung mga bigas at instead na bigas ang ibigay ko, ulam na lang. Opo. So ngayon, sabi ko sa'yo, magpapadala ako ng Martes sa'yo ng 3,000 pirasong buhay na manok. Oo. Kaya nga pinartner natin yun sa mga... Tapos magbibigay na rin tayo ng pambili ng bechin. Opo. Para dyan sa mga poorest among the poor. Alit package po yan, usapan po natin 5 kilo, tapos po isang buhay na manok, isang pambili ng bechin. Oo, yun. Para siyempre. Kaya yung mga taga-Taytay Rizal, umaasa na. Kaso, muntik nang masira yung loob ko dahil napanood yung ginawa ni Arnold Clavio kanina eh. Napanood nga rin po namin yun. Pero kami po dito sa Taytay, siyempre support po kami sa inyo, naniniwala po kami. At hindi po tayo pwede mapahiya sa mga tao dahil... paano nga? Yun na nga eh. Kung ano kaya sabihin ko sa mga taga-Taytay na kay Arnold Clavio na lang kayo huminga eh, dahil pre-imbestigahan pa ako eh. Ay, hindi po kayo pwede yun. Hindi po kayo pwede. Pag hindi ko kaya ibinigay, siguro magwawala yung mga taga-Taytay, ano? Magwawala. Susugurin siguro nila si Arnold Clavio, ano? Oo. Alam mo kasi ang masakit dito, konsehala, ginagamit nila yung mga tambuhalang network na kung saan sila nagtatrabaho para sirain nila yung kapwa nila Pilipino. Ngayon, eto, kung nakikinig si Arnold Clavio, kung nakikinig ka, Arnold Clavio, hinahamong kita, tumulong ka sa mga kabarangay mo dyan sa Tondo. Alam mo, Arnold Clavio, yung isa sa barangay mo, nakalapit barangay mo dyan sa Tondo, humingi sa akin ngayon at pinagbigyan ko, bukas pipick up ng bigas sa akin. Kaya babantayan ko yan, Arnold Clavio. Babantayan ko yan. Kapag kaya natapos ang COVID at hindi ka tumulong sa ating mga naghihirap na mamamayan, hihiyain kita araw-araw. Aaraw-arawin kita. In-ignite mo ko. Wala aaraw-arawin kita. Ikaw lahat ng laman ng topic ko kung paano mo ginagamit yung GMA para sirain ako. At siraan ng panghinaan ng loob ang mga mamamayang Pilipino. Anyway, konsehala, any message para sa mga kababayan dyan sa Taytay? Para po sa mga, siyempre sa yung muna. Sa Martes na yan, sa Martes na eh. Martes yun eh. Teka, gusto mo na kitang damayan. Sa nararamdaman mo ngayon, siyempre, gusto ko na rin ipaalam sa bawat isa na ngayon, siyempre, nakakaranas tayo ng isang pandemic or crisis na pare-parehas kung tayo ay kinataas na challenges, trials, at sa ating pong mga kasama, no? Imbis na lang po siguro na magsalita agad sa isang tao, tumulong na lang po tayo. Isang public servant, ito po yung ating po mga
pwede may tulong sa ating mga kababayan. Para naman po sa mga kababayan kong taga-Taytay, since day one po ay hindi naman po tayo tumigil sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Hanggang sa huli po, syempre, asahan niyo po ako, by any means po, ay nandito po ako para po gawin ang lahat, para po sa abot po namin ang nakakaya para po sa aking bayan. Konsehala, gusto ko lang malaman ng taga-Taytay Rizal at ng mga sambahayan ng Taytay, no? Actually, marami na ako natapos na tulong dyan dati. Pero ngayon, ibang klase na to kasi ito talagang malakihan na ito eh. Kumbaga, pati ulam at pati pambechin eh, sasagutin na natin. Gusto ko malaman ng taga-Taytay na ikaw ang dahilan kung bakit ako darating dyan. Hindi dahil naging girlfriend kita noon, kung hindi dahil naging mabuti tayong magkaibigan hanggang sa ngayon. Gusto ko malaman ng mga taga-Taytay Rizal, ako po ay personal na darating dyan dahil sa aking kaibigan na si Pia Cabral. Maraming salamat. Mabuhay po ang taga-Taytay at mabuhay po ang pamunuan ng Taytay. Ganun na rin po ang lahat ng namumuno sa Taytay. Mabuhay po kayo. Pero gusto ko pong malaman nyo na ako po ay darating sa Taytay personal. Darating po ang aking ayuda at tulong sa abot ng aking kakayahan dahil po dyan sa aking kaibigan at sa kanyang pamilya. Ay, magandang gabi. Regards mo kay papa mo at saka sa mga kapatid mo. Ganun na rin kay mami mo, ha? Opo. Makakarating po. Okay, magandang gabi. God bless. Okay, maraming salamat po. Yan po si Konsehala Pia Cabral ng Taytay Rizal.